Kitanya sa internet kung bago yun yung kanyang pamangkin na nag-introduce ng buwa merah na taga Davao, ano? Sorry. So, sa madaling sabi po, parang interesado si Mrs. dahil yung aming kaisa-isang anak, Amerika. Sir, name po niyo ulit? Name po? Name po niyo? Don Gigante po. Okay. So, may hika po siya. So, marami na po akong napuntahan ng mga doktor para pag siya ay inatake talaga, ay kawawa, lalo pa naman sa gabi. Ang kanyang hinga ay halos matatapos na po. So, pumunta ako minsan kay Dr. Alparo. Binigyan niya kami ng gamot at mayroon pa siyang resita sa akin na to the echo. So, nagtatanong-tanong ako kung ayun to the echo. Kailangan niya palang malaki-laking halaga din yung to the echo. So, hindi pinabayaan ko lang yung pagkakapatid. To the echo. So, kasama. So, aking inano na sabi ko, mayroong gamot ito na hindi na kailangan sintetik. Kasi sabi ko, maraming mga anak na invento o nagawang mga gamot na para sa higa na ganito. So, nung bandang huli, yung misis ko ay inintrodusan siya ng kanyang pamangkin ng buwa merah. Sabi niya, i-search mo sa computer. Internet. Sa internet. Nag-internet siya po. Nakita niya po ang buwa merah at binasa niya po yung kanyang mga kanyang nilalaman. So, sa madaling sabi siya po ay naengganyo at nung una po ay nag-testing. Ang ginawa namin ay nag-invest ng 5,000. So, ilang buti na po yun. Marami-rami. So, nun sa guide ng buwa merah ay sinasabi doon, 2 cups kada inom. Okay. So, nung tinikman ko po nung una, kasi parang ayaw ko, kasi sa kanila lang ang ano ko eh, tinikman ko mga kasama, masarap. Hindi siya ganun, sabihin natin yung kasing sarap o lasa ng juice na tinitimpla, na matamis. Hindi siya ganun. Basta masarap siya. So, parang sa tingin ko, mga kapatid, iniisip ko, pag uminom ako ng ganun, mapait. Bakit mapait? Kasi po sa mahal ng presyo, 350. mapait. Tapos pag... Mura lang yan. O, naglagay kami. Pag ako ang maglagay, nagalit si Mrs. kasi gusto ko hanggang dito. Kasi para matagal-tagal maubos, hanggang dito lang pala sa ibabola ng level. Hanggang dyan lang. Pero gusto ko haba-haba ba, marami-raming inuman. So, hindi na ko nakialam doon. Sila na ang umiinom. So, naubos namin yung ginawa niyang in-order niya na 2,000. Tapos nagdagdag ng 5,000. Hanggang naabot na ng 8,000. Ang kabuhan po na nagastos namin doon ay mga 60 to 70 bottles na naubos namin. So sa madaling sabi, naubos na rin yung aming budget. Yun lang. So ang ginawa po, malaking epekto sa aming anak. Kasi nung siya ay hindi pa nakainom ng buwa, halos 3 beses sa isang buwan aatakihin. Eh, hindi mo naman atake ng gabi ay araw. Gabi, kung saan yung kasarapang tulog, doon sa atakihin. Mayroon pa minsan ako karanasan, mga kapatid, na alas 2 na madaling araw, gusto niyang lumabas. Sabi niya kasi may tricycle kami, ma'am. Sabi niya, mamasada tayo. Sabi ko, bakit alas 2 may pasada? Kasi gusto niya makalanghap ng sariwang hangin. Kasi hirap siyang huminga pag nasa bahay kasi hindi kami gumagamit ng aircon, hindi kami gumagamit ng electric fan. So gusto siya ganun. So sa madaling sabi, sinamahan ko siya. So pag nakalanghap ng hangin, parang okay. Nakauwi kami sa bahay alas 4 na madaling araw. Tulog ulit kami. So yun yung aking laging karanasan problema. So sa awa ng Panginoon nung uminom po siya ng buwa merah, ay hindi na po siya hinihika. Kung siya, yes, kung siya po'y hihikain, mga kapatid, dahil kami ay wala lang kaming pambili. Punta kami kay Brother Galing sa apat na buti. Ang bayad po nun ay hindi buo, tingi-tingi din. Pero ang buti na ininom, ubos-ubos. Minsan, ang sabi ng aking yung anak, sabi niya, Papa, gusto kong gawin kong apat. Apat na takip kada inom. Sabi ko, bahala ka. Para sa iyo naman yan. Bahala ka. So, minsan gagawin ng 5. So, kasi nakita ko po sa level, wala man naman po doon overdose. So, sabi ko, pinabayaan ko siya kung ilan ang gusto niyang inumin. So, kaya pero hindi po, na siya na hospital. Hindi po talaga siya na hospital. Sa, ngayon, mula nung naubos yung budget, naubos na yung buwa, wala na rin siyang hika. Diba? So, napakaganda. Yes! So, ngayon po, mayroon pa rin ang misis ko po ay mag-experience siya. Mayroon siyang naranasan o mayroon siyang naging epekto doon sa buwa. Okay. Palakpakan po natin.